Mga kaibigan, welcome back. Ito, NBA Draft 2022. Malapit na, kaibigan. At kahapon lamang po, nasaksihan po natin ang napaka-init na bakbakan ng dalawang NBA prospect dito sa NBL. Kay Sotto from the Philippines at ousmane dieng from France. Kaibigan, ang dalawang player na to talaga ay mainit ang tapatan kahapon. Maraming salamat kay ousmane dieng kasi nailabas ni kay Sotto ang tunay niyang talento na matagal ko nang iniintay. Ito para sa akin, kaibigan. Matagal na rin kasi ako nakasuporta kay Kai Sotto. Nung nasa TSF pa siya, ganito ang laro niya. Kaya maraming salamat kay ousmane dieng na ilabas ni Kai Sotto ang laro niya talaga. Kasi grabe ang challenge na ibinibigay niya kay Kai Sotto eh. At the same time, kinakantsawan niya pa ito. Kaibigan, ang ating pambato po na si Kai Sotto, ang pinagkaiba niya kay ousmane dieng. Sa kahit saang website po kayo tumingin para sa NBA Mock Draft 2022, ang pangalan po ni Kai Sotto wala talaga kahit saan sa top 60. Pero ang pangalan ni ousmane dieng, mga kaibigan, nasa top 20 yan sa kahit saang listahan. Ito kaya pala motivated at inspired ang pambato natin sa laro niya kahapon ay dahil nanood po ang kanyang tatay at para din sa 20th anniversary ng kanila pong team nung nag-champion sila. Itong stats natin against New Zealand Breaker. 0 points na naman po mga kaibigan, babawan ng field goal percentages natin. 0 points na naman si Moabi King, pero 10 minutes siya naglalaro sa isang game. Alam nyo ba, 7 beses po siya na 0 dito sa NBL. At ito ang player na paborito ko sa team natin. Alam nyo kung bakit? Mahusay itong player na to mga kaibigan. Hindi nga lang talaga siya nabibigyan ng mahabang minuto. Ito napakagaling din na player, talagang point guard talaga laruan nito. Pass first player. Para sa akin kung ako ang tatanungin, isasuggest ko kay Coach CJ Bruton, i-first 5 niya to, bigyan niya to ng mahabang minuto. Kasi talagang ito yung kailangan ng team nila. Hindi nila alam na nasa kanila na mismo ito. Kaibigan, ito yung standing natin. Nasa pinakababa tayo ng standing. Ang susunod nating makakalaban ay yung nasa pinakababa na current stipends. I-minus 2 hours and 30 minutes na lang yung mga oras dyan. Ilista nyo mga kaibigan. Kasi ahead po sila ng 2 hours and 30 minutes. Pag natalo tayo dito sa current stipends, tayo na ang pinakahuli sa standing. Mga kaibigan, sana magpatuloy ang magandang nilalaro ng pambato natin kagaya ng game niya kahapon. Ito kaibigan, ito po yung date ng NBA Draft 2022. Ipagdasal natin mga kaibigan ang ating pambato na magtuloy-tuloy yung maganda niyang laro dito sa NBL para mas malaki po yung chance niya na ma-pick sa NBA Draft 2022. Kaibigan, babatiin ko lamang po, inabot ako ng 2 days sa pag isa-isa kung sino mga nagpapabati sa akin sa 1,000 comments sa akin channel. Kaibigan, eto binabati ko po ha, si Padjo Bacar. Pinababati po niya si Matt Bacar Jr. from Masbate City, Pitoy Fabs, Nesgabe, Puyat Gamers, Ogong Alonso from Taguig, si Wahatever TV, Janggi Sabeon from Eastern Samar, Switch to Isco Vlog, Alexander Pora, Electrical Engineer, Vladdy de la Merced, Lebron 23006, Choke TV, Warren Allen Petito, meron pa kaibigan, si Lex Nieva from Santo Tomas, Batangas. Pinababati po niya ang kanyang asawa si Josephine at si Anna and Kellen. Thank you so much for watching guys and God bless.